Samantala, isang pribadong kumpanya ang pinakabagong taga-suporta ng conservation ng mga paubos ng butanding o whale sharks sa Donsol, Sorsogon. Nagbabalik si Julio Segovia. Sa lawak at linaw ng karagatang ito sa Donsol, Sorsogon, hindi katakatakang paborito itong dayuhin ng mga turista. Pero ang yaman sa ilalim nito ang talagang inaabangan ng marami, ang pambihirang mga butanding o whale shark. Ang pagpapahalaga ng mga taga Donsol dito, malayo-layo na nga kumpara sa dati. Isang mga obstacle para sa mga mangingisda yon, kaya yung iba galit na galit sa whale shark dati, yung mga mangingisda. Dahil pagpupunta na sila sa laot, nasagasaan nila yung whale shark. Pag nasagasaan nila yung whale shark, nasisira yung propeller nila. Ngayon, isa na si Omar sa mga nangunguna sa pagbabantay sa mga butanding. Iba na raw ang pagkilala nila sa mga dating itinuturing na hadlang sa kanilang kabuhayan. Malaking tulong po sa amin yon. Isa na ako na direktang nakakumikita sa turismo dito sa Donsol gawa ng whale shark. Balik kami yung mga guide, kumikita doon, yung mga bankero, may mga resort. Gayunman, nananatiling endangered species ang mga butanding. Kaya naman isang kumpanya ang tutulong sa conservation program para sa gipin ng mga ito. I think because the problems of environmental protection are too big and too widespread and too complex to be solved just by government or to be solved just by NGOs or to be solved just by the local communities. It requires an effort of everyone. Ang Conservation International, ikinatuwa ang pakikilahok ng mga pribadong grupo sa ganitong mga programa. For a long, long time, parang ano yan eh, it's them against us eh, di ba? Parang may traditionally may divide yung industries at saka yung mga conservation groups. But what we're trying to do now is to bring these two groups together in a partnership that would benefit both conservation at saka yung business nila. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting.